أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon ang silangan at kanduran. وثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهم الأبناء والقرائب. Pagkatapos ginawa niya ito sa pagitan ng gulugod at tadyang nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa at ginawa niya mula sa kanilang dalawa ang mga anak at mga kamag-anak. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-kawiyul ghalib, at ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah ang pinakamalakas na walang kahinaan. Shahadatan mutayakin bi anna al-wahdaniyatan lillahi amrun lazimun lazib, pagsaksi na walang pag-aalinlangan na ang kaisahan ay natatanging para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan Abdullahi wa Rasulul al-Malik al-Wahib, at ako'y sumasaksi ng propeta Muhammad ay alipin ni Allah at mensahero. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanya at sa kanyang pamilya at mga kasamahan at sa lahat ng tumatangkilik sa kanya. Amma ba'd. Pagkatapos, mashallah tabarakallah, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tayo ay live mula dito sa capital city ng Saudi Arabia, dito sa Riyadh mismo, na kung saan ito ang ating pangatlong episode sa pagbabalik ng Their Journey to Islam Stories, na kung saan ay marami tayong mapupulot na aral sa mga buhay ng ating mga kababayan nagsisipagyakap sa pananampalatayang Islam. But this time is hindi siya revert Muslim, kundi pag-usapan natin ang kanyang buhay, ang kanyang journey mula sa kanyang pagkabata at paano siya na involved ika nga sa pagpapalaganap ng Islam, saan siya galing, ano buhay noong hindi pa siya active, ika nga, sa ating pananampalataya at hindi pa siya active sa ating pinag-usapan ang dawa, ika nga. Joining us tonight, mga kapatid, is one of my close friend when it comes dito sa Riyadh, Saudi Arabia, at mashallah, siya ang number one na Filipino Muslim. We are talking about Filipino Muslim when it comes sa world ng social media, dahil way back 2019 to 2020, nagkaroon tayo ng pandemic na nauso ang ika nga ang social media. At sa world ng social media, isa siya sa pinakamaraming followers at pinakamaraming sabihin natin taga-follow ika nga sa kanyang page, dahil ang kagandahan dito ay influencer siya, pero it's not about vlogging about things na walang katuturan, kundi isa siya sa pinaka-influential na ang kanyang ibinabahagi ay may kinalaman sa dunya at especially sa kabilang buhay sa akhira. Without further ado, mga kapatid, siya ay currently nag-work sa Umul Hamam Islamic Center, isa sa mga Islamic Center dito sa Riyadh, at dati involved din siya sa Shifa Islamic Center at dito rin sa Dar al-Baida way back 3 years ago. Without further ado, isa sa mga mabubuti nating kapatid at kaibigan, si Kaisi Ibrahim, live sa kanilang Islamic Center. Tafadal, it's your time. Magsalam sa lahat ng ating mga followers, mga viewers, Brother Kaisi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una sa lahat, ang papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang tanging nag-iisang Diyos ng buong salibutan, at ang kanyang habag at awa ay mas sa huling propeta, kayong biyaya, sa huling propeta si Prophet Muhammad at sa kanyang kasamahan at pamilya at sino man sumunod sa kanya. Ako'y nagagalak at natutuwa at maraming salamat din sa pag-imbita sa akin dito kay Dr. Ali Hamlon sa kanyang interview na ito. Dahil sanay ako na lagi ako yung nag-i-interview, so ngayon naman ako yung mai-interview tuloy. At yun nga po, sobrang salamat sa pag-imbita na ito. At inshallah, kung may mapupulot man kayo na aral sa mga ibabahagi ko na tarambuhay, MMK na buhay, inshallah. At of course, sa ating mga thousands na mga viewers, you can share. Live tayo ngayon sa Dar al-Baida Islamic Center. You can share, matuto kayo. At the same time, manalo maya-maya dahil meron tayong dalawang katanungan na ito ay may kinalaman sa personal na mga interviews at mga pangyayaring magaganap sa aming balitaktakan ngayon, dahil magbabatuhan kami ng tanong at sasagutin niya ang ating mga we have first portion dito ay may kinalaman sa kanyang buhay nung hindi pa siya
active sa larangan ng dakwa. Pangalawa ay ang portion niya kung saan ay magbibigay niya ng mga bagay-bagay na ihambing niya ang kanyang sarili sa mga bagay nito in Islamic perspective. Ikaw. Kaya naman mga kapatid, mula dyan sa Russia at Ukraine, dyan sa United States of America, lahat nakatutok dyan sa Japan, Indonesia, Malaysia at sa Pilipinas, worldwide, kayo ay welcome sa ating palatuntunan na kung saan ito ang kauna-unahang dawat talk show na tayo ay nagbibigay ng mga kaalaman, in-interview natin ang mga tagapagpalaganap ng Islam at the same time ang mga kapatiran nating active at mga dating mga Kristiyano. Mga kapatid, mashallah tabarakallah. Unang katanungan, Brother Kaisi, mashallah tabarakallah. Kumusta ang family mo ngayon? Mashallah tabarakallah. Kumusta ang isang Brother Kaisi, isang ama, mashallah, isang ulirang ama at pinagsasabay ang pagtatrabaho sa Islamic Center. At the same time, nag-aalaga din ang bata, mashallah. Kumusta ang buhay mo ngayon? So ngayon, alhamdulillah, at ang pasasalamat sa Allah. At minsan, kahit nasa mahirap tayong sitwasyon, kung titingin din tayo muna sa ibang tao na may mas matindi pa pala ang sitwasyon kaysa sa atin. Nakakala natin tayo na yung pinaka naghihirap. Dala-dala natin yung bata sa Islamic Center habang nagtatrabaho. Pero yung sa pag-travel ko sa Makka, may na-meet din ako doon na isang kababayan din natin Pilipino na tatlong anak, which is hirap din na dinadala din na sa work o salitan sila mag-asawa. So minsan nakala natin which sitwasyon tayo na yung naghihirap lang, pero may mas iba pa. Kaya yun ang isang araw na lagi tayong tumingin din sa pinagdadaanan ng iba, yung mababa sa atin, o tumingin dun sa mga matataas dahil akala mo, hindi mo ma-appreciate, hindi mo din mapapasalamat ang Allah kung akala mo ikaw lang yung sa mababang sitwasyon na naghihirap. Bilang ama, na mahirap din kasi sabihin natin kutol yung mga iba may mga anak sa Pinas, is minsan sa sobrang busy o dami natin naalagaan ng mga ibang tao, yung mga nagbabalik Islam sa atin, ganun. Pamilya pa natin sa Pinas ang naiiwan minsan na pag-iiwanan o yung mga anak natin. Nakakalungkot isipin, kahit magtuturo tayo ng iba, natuto sa atin ng basic ng Islam, tapos yung minsan yung pamilya natin naiiwan o yung mga anak natin ay hindi natuturuan dahil sa layong nila. Pero dahil sa tulong din sa social media ngayon, nagagawa natin ng paraan kahit once a week or every Friday makausap lang sila. Dahan-dahan inshallah na padala mo din sila ng mga libro sa cargo, hindi lang puro pasalubong chocolate. Ano. Padala mo din sila ng mga Islamic books o mga about sa Alif Bata. At pag nandun na sa kanila, pwede kayong mag-video call na maturuan din sila. So yun lang gusto ko din share sa mga ibang ama o parents na katulad ko na malayo sa anak. Huwag pa rin mawala yung connection ng pagtuturo sa anak. Mashallah tabarakallah. Sa lahat ng ating mga viewers, actually we already had discussions and live interview way back, I think it's last year. That was last year na kung saan ay pinag-usapan natin ang kanyang buhay sa, you know, sa pagpapalaganap ng Islam. But this time it's talagang ang personal buhay niya bago niya pinasok ang larangan ng social media at the same time larangan ng pagbabahagi ng kaalaman, it's physical or in social media either. So ngayon, balikan natin ang buhay ng isang brother Kaisi na siya ay half Palestinian, if I'm not mistaken. His father is from Palestine as national. At the same time, his mother is Filipina, wherein actually nasa Philippines sila, I think in Pangasinan. Can you tell us something about the glance or something like summary of your life, ang buhay nung nagbibinata ang isang Kais? Okay, siguro shortcut ko nung konti about sa tatay ko. Yung 18 years old siya, nagpunta na siya sa Pilipinas para mag-aral. At na-meet niya yung nanay ko sa the same school, mag-classmate sila sa isang subject kasi yung nanay ko nagde-dentist, siya naman ang pharmacist. So doon sila nagkakilala sa Pangasinan, sa LICU. Doon na nag-start ang story, love story, kung paano din ako nabuo. At sa Baguio sana ako ipapanganak, pero dahil yung may nangyaring lindol at bumaba sila sa Pangasinan, so pinanganak ako sa San Carlos, Pangasinan. 1992, doon na din ako lumaki ng konti. Nakapag-kinder pa ako, bumalik kami sa Dagupan, Pangasinan, yung kilalang tawag doon, Capital Bangus ng Philippines, kasi doon talaga galing mga masasarap na bangus. So sa Dagupan, doon ako lumaki nag-elementary, nag-kinder. Tapos, 2 years old ko pa lang yata, dinala na ako sa Gaza yung bata. Tumagal lang kami doon halos 2 years. Siguro nabigla yung nanay ko sa kultura o ano. At bumalik na naman ulit kami sa Philippines. At same place din, Pangasinan o La Union, San Fernando, Samor ng Pilipinas. Doon ako nagkaroon ng dalawang kapatid. Isang lalaki at isang babae. At after nyo, yung babae kasi may sakit, kailangan operahan. Yun ulit yung bumalik na naman kami ng
Palestine sa Gaza. 3 days old pa lang yata siya, dinala na ulit sa Gaza. Doon ako nakapag-elementary from grade 1 to grade 5. So 7 years lahat ang total na andun kami sa Gaza. Tapos dahil sa gera o medyo ano din magulo. At yung tatay ko gusto mag-finish ng doctorate niya. So bumalik kami ng Pilipinas 2002. Yes, 2002. At pagdating sa Pilipinas, nag-stay lang saglit sa Manila, Pangasinan. Tapos balik Manila ulit. Tapos na-discover namin yung place na Cavite. Malapit sa Tagaytay, yung Puting Kahoy silang Cavite. So doon kami na, doon nagtapos yung tatay ko sa AUP, yung Adventist University of the Philippines. Doon nilang ako nag-grade, first year at second year. So 2006, umalis na yung tatay ko kasi graduate na siya, ng PhD niya. So susunod sana kami, pinauna lang siya ng mama ko, na mauna siya, at susunod kami. I-prepare niya muna doon yung bahay, yung anything. So nauna siya. After nga mauna, May 6, nauna na siya, 2006. After ilang months, ready na sana kaming sumunod, nagkagera, nagsara yung border. So hindi, kasi Egypt ang daan namin eh, paubalik ng Gaza. Kailangan sa Egypt kami dumadaan. So ang Egyptian embassy, hindi kami binigyan ng visa para makauwi. So doon na yung starting ang story na sabihin na natin, hindi na nakauwi. Hindi ko na din nakita yung tatay ko since noon. Halos 16 years na yata ngayon. So doon na nag-start after yata ilang months, November 2016, pinapunta kami ng lola ko sa Pangasinan, magbakasyon muna sa kanya, at hanggang sa tumira na kami doon, at doon ko na na-spend datang the rest ng story ko sa Pangasinan bago ako mag-abroad 2016. Dito sa Saudi. Mashallah. Napaka, it's for the, you know, shortcut ng iyong buhay ay napaka makulay ika nga at punong-puno ng mga memories from your childhood, mashallah, from Gaza to Philippines. Paano mo ilalarawan ang characteristic, ang attitude ng isang Ibrahim Kaisi sa from your elementary to high school? Ikaw ba ay makabayan, makadiyos, makakalikasan? Parang panatang makabayan lang yun. But how would you describe your yung sarili mo? Yung pagiging makadiyos galing na sa parents, lalo sa lola, dahil yung andun nga ako nag-grade 1 na ako doon. Yung lola ko kasi teacher sa school, so agad-agad tinuruan ako ng Fatiha. Wala akong alam sa Arabic, zero. Kahit alif bat, wala akong alam. So doon ako nag-start. Sa loob ng 1 year, may special ako na tutorial bago kasi half day lang school. So after ng duhur, may special 1 hour, 2 hours ako doon sa teacher ko na tinuturuan ako mag-Arabic, ganyan. Basta. Yung lola ko naman, pag-uwi sa bahay, Quran. Kasi yung lolo ko Hafid. So religious family din nga ito paano. So tinuturuan ako ng magbasa ng Quran, mag-memorize. After 1 year, alhamdulillah, mga 2 years siguro, fluent na ako sa Arabic. Mga 7 years old ko lang yata. Yung time na andun kasi ako, mas mukha akong Pinoy eh, yung bata ko kasi straight hair, kayumanggi, yun. Eh doon, alam natin mga Palestino eh, mga mapuputi, ganun, may mga kulay ang mata, buhok. So naiiba ako sa school. So nadaanan ko yung sinasabing bully sa school, no? May mga ibang classmate ako na tinatawag akong bad words. Tae Pilipino, ginaganon ako. So yun, lumaki ako sa mundo ng ganun na binubuli. At after, pagdating naman sa Pilipinas, lumabas na yung tumubo na kung ano yung dapat na tumubo sa akin sa pagiging half Palestinian naman, siguro kumangong sa ilo mo, ano. So hindi mo kang Pinoy. Na ano naman, nabully din na, mga Arabo kayo, ganyan, mababaho, nangubugod na ulo, mga discrimination, gano'n. Kasi nakaabot pa ako ng grade 6 sa Pinas, elementary grade 6. Inaral ko yun sa Cavite. Public school lang siya. Tapos yung first year, second year, private school, pero medyo napansin ko, iba din yung private, minsan may mga attitude yung mga ibang estudyante. So buong childhood ko, medyo tumaan sa madilim ng konti na paglaki dahil sa mga bullies sa paligid. At laking bahay, sa totoo lang, yung nanay ko masyado maingat sa amin, wala kaming TV sa bahay, hindi kami pinalaking may TV, ayaw. Lalo yung nasa Pinas kami, kasi nga, iba yung mga palabas sa Pilipinas, so ayaw niya manood kami ng ganun. Sa laptop lang, mga CDs, mga cartoons, ganun. So, yung time na umuwi kami sa Pilipinas, naalala ko, pwede na tayo siguro mag-start doon sa dawa. Kasi yung time na pag-uwi namin, nagtaka ko, iba yung pananampalataya ng mga tao dito. Kumikilala sila ng may iba pang Diyos na tinatawag na si Jesus, ganun. Yung edad ko pa lang na yun, 10, kaya 11 ko lang. Doon sa 11 years old, nag-start na ako, parang sabihin natin nagdadawa na sa mga kalaro kong kapitbahay. Sinasabi ko, hindi, isa lang ang Diyos, ang Allah. Wala naman siyang anak, hindi siya pwede, wala pa nakita sa kanya. So andun yung fitra, na, yung daawa lang na fitra, na alam lang natin na iisa lang ang Diyos. So yun lang ang daawa ko sa mga kalaro kong kapitbahay. Kaya pag may nagtatanong sa akin, kailan na ako nag-start ng daawa o ganun.
binabalikan ko yun, parang sabi ko, 11 years old eh. Bata pa lang ako na may hobby na talaga ako na pag-i-spread ng kaisahan ng Diyos kahit kanino. So, na-stop lang yon. Simulay nawala yung tatay ko. 2006 nga, umuwi na siya. So, parang nawala na din yung Islam sa akin. Ang natira lang, alam ko, is yung pagpa-fasting. Tapos yun, daan-daan na din na nawala na yung Arabic doon, nawala na yung mga memories ko sa Islam, sa Quran, nawala na pati Fatiha. As in, pati Fatiha, ang natira lang yata yung Bismillah. Eh. Naalala ko pa siya. Sabi ko, may naalala ko yung Quran na Bismillah, Rahman, Rahim. Ganun. As in, nawala hanggang sa pagpunta din namin sa lola ko. Yun, daladala ko yun halos 2 years siguro. From 14 years old, 15 years old, nasa Pangasinan kami. Siyempre, laging ano, center of attraction, ba tinatawag nila sa high school. Kasi nga, public school siya na nakakaibang estudyante. At ang nagbubuli sa akin, mga iba minsan, Muslims din na hindi alam na Muslim ako. Mga grupo ng gang. Dahil sa wala tayong pinsan, wala namang kamag-anak, maliit lang yung pamilya ng lola ko sa Pangasinan. Kasi ang pamilya talaga niya is from Zamboanga. Taga doon talaga yung lola ko sa Zamboanga. Chapakano ang salita niya, pero marunong din siya ng Bisaya o ibang language. Hindi ko lang sure kung sa ano talaga tribo niya kasi nagkahalo-halo na may nagsasabi may maginda doon sa family. Pero siya, sa Zamboanga siya, hindi ko lang alam saan banda. Chapakano ang salita niya, Spanish, medyo. Kaya mataray may ugali. Saka yung lola ko din mismo, hindi siya purong Pilipina. Yung papa niya is Hawaiian. Puro American na sundalong Hawaiian na pumunta sa Pinas, nag-asawa ng itong Pilipinang half taga Zamboanga at half ano, Kastila. Kaya yung lola ko pa lang, half na siya. Tapos yun, yung nagkaanak sila, nag-asawa pa siya ng Swiss guy. Kaya yung nanay ko, pag makikita mo, nagtataka sila kung Arabiana din o ano ba yung lahi ng nanay ko kasi hindi din talaga Pilipina itsura. Kaya hindi na din masasabi kung saan talaga ako blood sa Pilipinas. Pero yun, galing Mindanao din kami na nag-migrate lang sa Pangasinan. Mashallah, tabarakla. In shortcut, paano mo isa sa larawan in the very few words ang pamumuhay mo sa Pilipinas noon? I mean, nung after the elementary, nag-high school ka na at marami ka nang nakasalamuha. And then, ano yung mga nararamdaman mo if there are some few friends or mga kababata mo na nakikita nila na ikaw ay naiiba sa kanila because your aura, I mean, your face is not the same with, you know, purong Pilipino. So, paano mo ito na-adjust at paano mo yung hindi mo makakalimutan ng mga pangyayari na nakakabanting mo ang mga purong Pilipino, wala bang differences, wala bang mga pambubuli na nangyari, or paano mo isa sa larawan yung pakikipaghalubilo sa mga kalaro mo dati? Yung grade 6, may mga kaibigan naman ako, pero yung umpisa, medyo hindi sa naka-adjust na akin, binubuli ako na kaibang estudyante. Pero dahil naman nakita nila, mabait naman sa pamilya, wala naman silang dapat i-hate sa akin. Yun, naging okay naman. Pero yung nagpunta ako sa private school, yun, medyo may attitude yung mga, ano doon, mga pulis. Tsaka itong napunta na din ako sa public school din, yung nag-high school ako. Hanggang fourth year. Pero yung second year ko talaga, sobrang dami. Yung bubuli yung time na yung mga gang, grupo pa ng gangster. So napilitan na din ako mag-join ng group ng gang dahil para lang magkaroon ng kakampi, mga kasama na magsusupport o tutulong, maging protection ko kumbaga. At yun, napajoin ako ng ibang group na akala ko magiging mabuti pero yung pala is mas worse din kasi talagang patayan sila bawat grupo. Pero doon din ako nakahanap ng mga naging kaibigan na talagang sumuporta at naging andyan sa tabi mo pag may aapi sa'yo, nagbigay ng lakas loob sa'yo na matutong lumaban ganun. Kasi kahit lumaki din tayo sa martial arts, eh alam mo, unang values na tinuturo sa atin is huwag gamitin, di ba? Hanggat hindi emergency. Yun, huwag ipagyabang o gamitin. So kahit lumaki din ako sa taekwondo o karate do, is hindi ko ginagamit. No? Laking bahay na parang takot tayo sa labas na basta-basta nang manakit ng bata o sino man tao sa labas. Yung high school ko na yan, napajoy ng gang, ganyan. May nagsasabi sa puso ko na maghanap ng masjid. Walang bakit. Parang may bumubulong. Dahil yung time na yun, napapasama ko sa mga classmate ko na nagiinuman lang sa labas ng school. Parang sabi ko, ito yung gusto ko eh. Parang hindi ako komportable. Hanggat sa nag-aanap na ako ng masjid at may nakita akong foreigner na Sudanese, kanya nagtatanong ako sa kanya ng masjid. Dinala niya ako sa isang Pakistani may ukay-ukay. Tapos dinala niya ako sa masjid. May namit akong unang-unang Maranaw na sheikh na nasa grupo siya ng mga nagmi-missionary na parang tabligh, ganun. So siya yung parang nagpalaki na sa akin simula yun. Napajoin ako sa mga grupo na yan. Tinuruan nila ako mag-ablution, magsala.
Tapos, nalaman ko doon na may mga adhkar pala na babasahin bago lumabas ng bahay. Kasi ang alam ko lang, bago kumain, Bismillah, yun lang. Alhamdulillah, pagkatapos. Yun lang alam ko na dua. Pero pagpasok sa banyo, bago matulog, hindi ko alam. So lahat yun, natutunan ko step by step sa kanila. Tapos nakaanap ako ng masjid. Pero yung imam yung time na yon medyo mali din yung ano niya, akida o mga na-search niya, mga kaalaman. So, ang dami niyang tinuro sa akin, pero medyo nagduda ako doon hanggat sa nakahanap ako ng bagong imam na talaga nasa tamang turo ng Islam. At yun, paunti-unti. At nagbo-volunteer din sila, nagdadawa sila, mga kasama yung mga balik Islam. So yun, 16 ko palang sumasama na ako sa boat missionary ng mga balik Islam. At itong mga sinasabing born Muslim na nagtatablik yan. Boat, sinasamahan ko hanggat sa natututo konti paano magsalita sa harap. Kasi yung tinatawagin ng bayan, pagkatapos ng sala, papatayuin ka sa harap, magtatawag mga magulang at mga kapatid. So, doon ako natuto, umpisa magsalita sa harap, nakakaunti muna mga tao. Kaya, paano ko napagdaanan yung ito? Kasi syempre, mahihiyain at nanginginig tayo sa harap. At syaka nakapag, ano pa ako, 2 years college, ng sabihin natin IT, Information Technology. Kasi yung time na hindi ko talaga alam kung anong course ang gusto ko dahil yung after ng high school ko, gusto ko talaga mag-aral sa Al-Ma'arif. Sa Al-Ma'arif sa Baguio na Islamic School. Kasi may kaibigan ako Maranao na walang kaalam-alam sa Arabic kahit isang words. Pero pagpasok niya doon at after 2 years, napakagaling sa Arabic. Fusha pa. So medyo ako din na alam mo na yung tatay mo, Arabic ang salita. Tapos, kumbaga, yan din yung dapat na language mo. So, naingit ako na sabi ko, dapat gusto ko din matuto, gusto ko din mag-aral talaga ng Islamic bago mag-college. At least habang pag natapos ka sa Al-Ma'arif at nag-college ka, alam mo na yung mga pamumuhay sa Islam, mga bawal at hindi. Pero ayaw ng magulang ko dahil sabi na, ano makukuha ko doon kung makatapos ako, anong trabaho. So, hindi lang ako sinusuportahan doon. At gusto nila magkuha muna ako ng course sa college. Kaya yun ang isang bagay din na nagrebelde sa akin. At kaya nag-asawa lang tuloy ako ng maaga, age ng 19. Tapos, akala ko din makakabuti. At may mga problema sa buhay dahil naghiwalay na din yung tatay at nanay ko. Nag-asawa siya ng ibang lahi, which is hindi ko kasundo dahil may attitude, may ano din, pangit na ugali. Kung naglalasing ganun, kahit Muslim pa. So, kaya lumayas lang din ako sa bahay. Sumama ako dito sa napangasawa ko, punta kami ng Manila. Sa Manila, nakapagtrabaho tayo ng electrician, labor lang. From Quezon to Makati, binabiyahe ko isang araw, 2 oras, papunta, pabalik. So doon ko nakilala ang Manila, tapos lagi ako pupunta sa Golden Mosque. Ngayon, kahit Juma, tumatakas ako sa trabaho ko na break time. Alhamdulillah, practice pa rin yung Islam doon dahil sa gawa siguro ng mga pagsama ko sa mga missionary, ganyan. Na may fake pa rin kahit nag-iisa na tayong Muslim sa lugar na pinuntahan natin sa Manila kasi nakitira lang ako sa uncle ko pero lagi siyang wala. At yung time na yon nakabilib din sa sarili ng gabay ng Allah na kahit sa company mo, ikaw lang ang Muslim, hindi mo pa rin napabayaan yung sala. Yun din ang maganda na isang na-experience ko kasi kahit walang Muslim sa paligid, ang Allah lang nakakaalam na kung ano talaga yung hindi mo parang iniwan yung sala kahit ikaw lang ang Muslim yung time na yun. At noon, nagkaanak na, balik Pangasinan. Another story na pang MMK na naman kung paano ang daming hirap na pinagkaanan. Alright, so pupunta na tayo sa yugto na yun, inshallah, maya-maya. But of course, gusto nating bumati sa lahat ng ating mga viewers. We have 28,000 worldwide ngayon at sa lahat ng mga nakikitambay sa ating page. At of course, sa page ni Casey kasi hindi pa niya ata na-live sa kanyang page. Pero of course, gusto natin magpasalamat sa lahat ng ating mga viewers katulad ng aking nanay na talagang nakasubaybay sa atin. At may mga katanungan pa dito na mamaya ay sasagutin natin, inshallah. Sabi ng iba, ay sana ibalik daw ang aming talk show every Friday. I think paparating na doon, inshallah, because we started already 3 days ago, so baka ganun. Gusto nating bumati kay Ibrahim, Brother Ibrahim Aligli Duran, sila Sister Nora Bitamog, si Brother Abu Ismail Barino, at the same time sa lahat sila, mashallah, Jamra Leong, marami sila. Subhanallah, napakarami nila. Now, you are a half Palestinian and half Filipino. May nagtanong dito, hindi ba nakakatakot yung mga lalaking Palestino like that? Paano bilang isang half Palestino or something like Palestine
national, paano mo hikayatin ang ating mga kababayan na ang inyong ang national, I mean, ang citizenship ng isang Palestina, hindi naman lahat. Because I think it's most of the ano nationalities, bawat nationalities ay may mga masasama at may mga mabubuti. Pero ganito na lang ang tanong, no, para maganda at malinawan si Sister Zenaida Pamblian. Paano mo i-describe ang characteristic ng isang Palestinian? May mga OFW tayo, may nakasalamuhan na silang Palestinian. At sila mismo nag-PPM sa akin, "Sir, yung kasama ko sa work, Palestino, ganyan, ang babait nila, ganito, ang bait nila sa akin." At puro good feedback ang nakukuha ko, mashallah, okay naman. Minsan lang may mga iba na may karelasyon daw sila na pero naka-engage na daw sa pinsan, so yun na broken heart sila. So iba kasi yun. So hindi din ako pwede magrepresenta ng isang taong Palestino dahil half ako, hindi naman puro. Pero kasi pag titignan mo yung puro, syempre mas bapo kaysa sa atin. Maputi at maganda ang itsura. At karamihan maganda sila magsalita, humble talaga. Pero kung ihahalimbawa ko siya para maintindihan ng iba sa culture, malapit siya sa Maranao. Maranao culture. Na gano'n sila kaingat sa babae at gano'n din ang babae nila. Bihira ka lang makita ng babaeng Palestina na pinapaasawa sa hindi kaperehas na level. No? Siguro sa Saudis lang o Qatari, something na medyo racist din kasi konti. At bihira mo lang sila makita kung saan saan. Kasi mataas mangarap, yun ang nakikita ko din. Kunwari, yung may-ari ng Albek, isang Palestino. Nakakaano din, inspire, motivate din na mataas kasi mangarap, kaya mo sinas daily na isang Palestinian. Mataas kasi mangarap yan, ang Palestinian, sa totoo lang. Kita mo karamihan sa kanila, engineers, so ano, may mga position talaga. So, mataas sila mangarap sa buhay. Ang problema nga lang, kasi yung iba din minsan, kahit wala sa magandang taas na standard ng buhay, pero kinukumpaya lang yung buhay nila sa, ito sa mga Saudis, na alam natin yung standard ng buhay nila. Ganon, kinukumpara din nila doon na gusto din nila parang sa Saudis din ang kanilang level ng standard ng buhay. Kanina, yung pagtatanong mo about sa ugali, ako, kung ano may share ko bilang half, yun nga, patulad yung pag andun ako, nabully yung bata dahil hindi ako purong kamukha nila. Pag andito din sa Pinas, medyo nabully din dahil hindi mukhang Pinoy talaga. So, ang hirap minsan, hindi mo alam, sino mo nagmamahal sa'yo, saan ka talaga papanig, no? Para ka nang nasa gitna, hindi mo alam anong gagawin. Tsaka, kunwari, pag andito ako sa mga kaibigan mong Palestino, minsan, ano na din eh, may mga hindi ka maka-follow up sa kanila, hindi ka maka-relate, kasi nga puro sila, ganyan. Pero andun naman din yung ugali, lumalabas din, pag, na, I mean, fit naman din ako dahil pag sa ugali, nagkakaintindihan naman. Pero sabi nyo na minsan, may ugali ka pa rin Pinoy. Pero, pag andito naman ako sa mga Pilipino, minsan, andun pa rin ugali kong Pinoy, pero pag tumitingin sila sa panglabas, parang hindi ako bilong sa kanila, hindi ako fit. Parang lagi makakayo, ang laki mong tao, bakit ang aggressive mo magsalita, parang ang yabang. Kasi di ba tayo sa Pilipino, medyo mahambol tayo magsalita, parang malambot, medyo soft, di ba? "Hello sir," ganyan, di ba? Parang kumakanta. Pero kasi syempre, pag Palestinong Arabo, parang padu kami magsalita, "Hello, okay," parang biglaan, parang galitin, di ba? So, ang hirap mag-adjust ng gano'n na minsan nakaka-offend ako ng isang Pinoy o parang nasasaktan ko siya sa pananalita ko. Which is hindi niya alam. Hindi ko naman talaga intention. Sadyang gano'n lang yung paglabas ko siguro. Maitim ang mata o mukhang galit o mukhang nakakatakot. Pero sa loob ko, puso ko Pinoy talaga na gusto kong kahit pa paano makiano sa'yo. Sana nag-gets niyo yata yung punto ko at nag-gets sa mga viewers. At so, I hope, mashallah, it's, I think, well answered ang tanong ni Sister Zenaida Pamblian sa ating online. Now, let's talk about yung pagpunta mo sa ibang bansa, particularly dito sa Saudi Arabia. What motivate you para mag-ibang bansa at maging isa sa mga overseas Filipino worker? Can you tell us something about this?